Kumusta ang lahat? Welcome sa ELLNA Reviewer and Drill Questions sa Mathematics. Part 4. Ang wikang ginamit sa presentation na ito ay Tagalog. Ito ay inihanda ni Teacher JM. Paunawa, ang lahat ng nilalaman ng video na ito ay drill lamang upang makatulong sa mga mag-aaral para sa darating na ELNA. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ating basahin ang panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Hanapin ang product ng 123. Hanapin ang product ng 39. Ano ang halaga ng n sa 73 times 6 equals n? Ano ang nakalahad o ibinigay na datos?
Ano ang gagamiting operasyon? Ano ang mathematical sentence? Ano ang tamang sagot? Kumpletuhin ang equation. Ano ang nawawalang operasyon sa equation?
Ano ang halaga ng n sa 87 divided by 3 equals n? Ang pamilya Cruz ay nagbakasyon sa Ilocos ng 3 linggo. Ilang araw silang namalagi sa Ilocos? Ang 48 oras ay katumbas ng ilang araw? Ilang gramo ang katumbas ng 5 kilo? Ilang milimetrong likido ang kailangan upang mapuno ang laman ng boteng may 1.5 liter?
Naatasang bumili si Linda ng sumusunod na pagkain para sa kanilang pamamasyal. Nangolekta si Rina ng 377 maliliit na bato. Ibinigay niya ang 273 sa kanyang kapatid na lalaki. Ilan ang natirang maliliit na bato? Nais ni Billy na bilhin ang bag na nagkakahalaga ng 420 piso. Kumita siya ng 250 piso mula sa pagbebenta ng mga gamit na bote. Magkano pa ang halaga ng perang kailangan niyang kitain? Gumagasto si Pilo ng 70 piso at nagtatabi ng 30 piso mula sa kanyang baon araw-araw. Magkano kaya ang kanyang kabuuang ipon para sa 5 araw? Si Mang Tani ay nakaani ng 3 kaing ng hilaw na Indian mango at 2 kaing ng kaimito sa kanyang bakuran.
Ipinagbili niya sa halagang 400 piso ang bawat kaing ng Indian mango at 600 piso naman ang bawat kaing ng kaimito. Magkano sa kabuuan ang kanyang napagbilhan? Bumili si Mina ng notebook at ballpen na may kabuuang halaga ng 26 na piso. Nagbayad siya sa Kaera ng 50 piso. Inaasahan niya na ang kanyang sukli ay 34 na piso. Tama ba ang kanyang pagkukwenta? Bumili si Maria ng 20 dozen ng itlog. Kung ang 15 sa mga ito ay ginamit niya sa pagluluto ng cake, ilan pa kaya ang hindi niya nagamit o natira? Masinop at matipid na ina si Ginang Hidalgo. Sa unang buwan ng kanyang trabaho, nakaipon siya ng halagang 3,400 piso. Noong nakaraang buwan naman ay nakapag-impok siya ng 2,900 piso. Kung ang kanyang anak ay mangangailangan ng 1,800 piso para sa gastusin sa pag-aaral, magkano kaya ang matitira sa kanyang naipon na pera?
Nagtanim si Elvie ng 3 hanay na sampagita. Sa bawat hanay ay may 12 sampagitang na itanim niya. Ilan lahat ang sampagitang na itanim niya? Kung hahatiin sa 3 pangkat ang 72 bata, ilang bata mayroon sa bawat pangkat? Ilan ang matitira kung hahatiin ang 651 na pack sa 8 barangay na may pare-parehong dami o bilang? Ilang pack ang matitira? Ngayon dam ako na tayo sa mga sagot. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Ang sagot ay titik B. Ang sagot ay titik C. Ang sagot ay titik B. Ang sagot ay titik C. Ang sagot ay titik D. Ang sagot ay titik C. Ang sagot ay titik D. Ang sagot ay titik D. Ang sagot ay titik C. Ang sagot ay titik D. Ang sagot ay titik D. Ang sagot ay titik B. Ang sagot ay titik B.
Ang sagot ay titik C. Ang sagot ay titik D. Ang sagot ay titik C. Ang sagot ay titik B. Ang sagot ay titik A. Ang sagot ay titik B. Ang sagot ay titik B. Ang sagot ay titik B. Ang sagot ay titik D. Ang sagot ay titik B. Ang sagot ay titik A. Ang sagot ay titik C. Maraming salamat sa panunood. I-check ang ating YouTube channel sa iba pang mga reviewers at educational videos. Hanggang sa muli!